Since we are now on our series ng ating pong Women of the Bible, umpisahan po natin sa buhay ni Mary. Sa Bible po ay merong 7 to 8 na pangalang Mary na tumutukoy sa iba-ibang tao. At meron dyan yung Mary na siyang nanguna doon sa pagpapahayag ng resurrection ni Lord. Meron pong tinatawag na Mary Magdalene, yung isang prostitute na babae. At meron pong tinatawag na Mary, the mother of Jesus. At iba-iba pa pong Mary. So ngayon po, ang pag-aaralan natin is Blessed Mary, na kung saan po ay ang nanay po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang laman. At makikita natin dito kung paano pong Blessed Mary ay pinagpala ng ating Panginoon. And we can see that in the book of Luke chapter 1 verse 42, ang title po natin ngayon is A Blessed Life. Isang buhay na pinagpala. Sino po rito ang gustong ang buhay niya ay pinagpapala, taas ang kamay? Ayan po, thank you po. Sa mga hindi nagtaas ng kamay, sinumpang buhay ang gusto nila, kaya sumainyo. Okay? Sabagat di kayo nagtaas ng kamay. So we all want to have a blessed life. Gusto natin ang pagpapala ng Diyos, gusto natin na isang buhay na masagana, which is that is God's desire. And it's written in the book of John chapter 10. In verse 10 it says that the thief comes to steal, kill, and destroy. But I have come, sabi ni Jesus, that you might have life and have it more abundantly. So merong buhay na walang hanggan at isang buhay na masagana. A blessed life. But we need to understand, church, na ang blessed life ay hindi basta nakukuha ng tao yan. May mga bagay na makikita nating characteristics ng isang taong pinagpala. Isa po doon ay si Blessed Mary, at sa ibang religion, kung tawagin po yan ay Blessed Virgin Mary. At kaya po hindi natin ginagamit na yung salitang Virgin Mary is because hindi ho siya nanatiling birhen. Okay? Which sa paniniwala ho ng iba, siya raw ika ay nanatiling birhen sapagkat wala raw sila ikang anak ni Jose. Which is, that is in contradiction sa Bible. Because in the Bible, right after the birth of Jesus Christ, ay nagkaroon po ng kasalan, nang ikinasal sila, nagkaroon sila ng mga anak na sinatawag na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Luke chapter 1 verse 42 it says, and she spake out with a loud voice. So sino po yung nagsalita rito? Going back, just give you the a brief background po ng Luke chapter 1, yung angel po ay nakipag-usap at unang nakipag-meet kay Elizabeth. At si Elizabeth po ay kinausap ng angel at ang sabi, ikaw ay magbubuntis ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay John 1. Yun po yung si John the Baptist. At ang sabi, magbubuntis ka. At sabi pa nga ni Elizabeth, sandali, may edad na ako. Hindi, walang problema dyan. At hindi natin issue yan. So sa madaling salita, right after that conversation, then the angel went to Mary at sinabi kay Mary, you are highly favored and the Lord is with you. And then na-confuse si Mary sa statement ng angel. So ang ginawa niya, sabi niya, ano kayang ibig sabihin nito? At ang sabi ng angel sa kanya, ikaw ay magbubuntis ng isang lalaki at dadalhin mo ang tagapagligtas ng sangkatauhan. And during that time, ito pong si Mary had a conversation with the angel. Why? Because ang sabi niya, paano mangyayari yun? I'm still a virgin. At pag sinabi niya, I'm still a virgin, ibig sabihin nun ay wala pa akong nakikilala ng lalaki when it comes to intimacy. At nung time na yun, si Joseph at si Mary ay mag-boyfriend pa lamang. Hindi pa sila kinakasal. Kaya sabi niya, paano mangyayari yun? And then the angel, ang sabi ng angel, wag kang mag-alala, at mangyayari yan, the Holy Spirit will come upon you and you will conceive at lahat ng yan. And then, pareho silang si Elizabeth at si Mary ay nagdalang tao, nagbuntis. And then, after ng mga ilang months, nag-meet silang dalawa. At pag-meet nila, pagyakap nila, yung kanilang mga tiyan ay nagdikit. And then, nag-leap yung isang bata, yung bata na nasa tiyan ni Elizabeth. At ang sabi ni Elizabeth sa kanya, Mary, you are blessed, sabi niya. Pinagpala ka, sabi niya. And she spake out with a loud voice and said,
blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb. Sabi ni Elizabeth kay Mary. Bakit? Well, kung alam niyo po ang story, si John, nung lumaki na, ang tawag sa kanya ay John the Baptist. At si John the Baptist po ang siyang nag-prepare ng way para po sa ating Panginoon. So lahat sila, silang dalawa po, sa tiyan pa lang, meron na silang mission. But John the Baptist will prepare the way while Jesus Christ will save humanity. And because of that, ang sabi doon, you are blessed among women. Now, this is very interesting and I want you to listen carefully. Bakit interesting? Alam niyo ba, all throughout the Bible, marami hong babaeng ginamit ang Lord. Maraming babaeng pinagpala ng Diyos. But the title na word na blessed you are, that is a title, only was given to Mary. Siya lang po ang ginamitan ng salitang blessed are you among women. Wala ng ibang all throughout the Bible na nakakuha po ng title na yan. Bakit? I think there is something kay Mary na kaya siya binless ni Lord. Hindi lang dahil he was chosen and the favor of God was upon him. I think there are some characteristics that obviously manifested in the life of Mary. That's why he was called blessed among women. But before we continue, alam niyo, very, very intriguing ang story ni Mary. Bakit po? Sabagat, meron pong mga iba-ibang paniniwala when it comes to Virgin Mary o Blessed Mary. At itong paniniwala na ito ay, gusto kong bigyan kayo ng dalawa lang, bagamat marami to, but let me just give you two main important things that other religions, specifically the Roman Catholic, believes about Mary. Ano po yun? Number one, have you heard of the word Immaculate Conception? Yung pong Immaculate Conception simply means, andyan po ang explanation niya, it only means that from the time of her conception, Mary was free from the original sin. Ibig sabihin, sa siyam na buwan ng pagdadalang tao ni Blessed Mary, siya raw ika ay walang kasalanan. Bakit? Sabagat nasansan niya ang Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan. So ibig sabihin, for 9 months, he was free from all the stain of original sin. Una sa lahat, mga kapatid, we strongly believe that the sole authority of a Christian faith is none other than the Word of God. Amen? If it is not in the Bible, we don't accept it. And unfortunately, the story and the doctrine or the dogma, they call it the dogma of the Immaculate Conception, it is nowhere found in the Bible. There is no such thing as Immaculate Conception. Kailangan tandaan natin, meron lamang isang tao, isa lang, ang siyang nabuhay na hindi nagkasala minsan man, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Wala nang iba. At mamaya po, at the end, I will prove it. Now, the word Immaculate Conception was only invented in 1854 by Pope Pius IX. Na ito yung kanyang paliwanag. So it's not written in the Bible. Ikalawa, have you heard of the statement Mediatrix of Grace? Pag sinabing Mediatrix of Grace, it simply means that Blessed Mary sat down at the right hand of God and she was the one mediating. Siya yung gumigitna sa panalangin, sa kaligtasan, sa biyaya para sa tao. Again, nowhere in the Bible you can find that Mary sat down at the right hand of God. At naging tagapamagitan. It's clear in the book of 1 Timothy chapter 2 in verse 5 na ang sabi doon, there is only one mediator between God and man.
and no other than Jesus Christ. Amen? Kaya nga ang sabi ni Lord, when you pray, sabihin mo, in the name of Jesus. Pero ngayon, we can hear some prayers. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of Mary. Amen. You don't pray to Mary. You don't use the name of Mary in prayer. Why? Because she is not a mediator. But for other religion, naniniwala sila sa mediatrix of grace. So, Pastor, how do we approach Mary? If she is not a savior, she's not a mediator, she's a sinner like us, at marami pang iba, tinawag siyang Mother of God, which is not also written in the Bible. In the Bible, you can see, she was the mother of Jesus in human flesh, but never a mother of God. Kaya nga may prayer ang tao, pray for us, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death, amen. Never in the Bible. Not even Jesus Christ, and listen to this, not even Jesus Christ called Mary Mother. Ang laging tinatawag niya, woman. So maraming imbento ang religion. Eh, Pastor, anong stand ng Bible? Simple lang, mga kapatid. Number one, we have to give a highest respect to Mary. Why? Because number one, he's blessed, or she's blessed. She was blessed. She was chosen. Ibig sabihin, dapat nire-respeto si Blessed Mary. That's why we respect her. But not to the point that we adore and worship. We respect her because she was able to display some characteristics of a woman na meron talagang pagpapala ng ating Panginoon. She was the only woman in the Bible who received the statement or the title blessed among all women. Besides being favored and chosen, I believe there are characteristics that Mary displayed during his or her conversation with the angel. Tingnan po natin ang apat na bagay. Very important to. Because I believe na ito po'y merong relation sa atin. Sabi, Pastor, mukhang pambabae lang yan. Hindi po. In general, merong dinisplay si Mary o si Blessed Mary na characteristics na kaya siya ipinagpanagpala ng Diyos, which I believe we can all be blessed by the Lord as we want to have a blessed life. Tingnan po natin ang unang-una. Number one, bakit siya binless ni Lord? Ba't siya blessed among all women? You know what? Number one, because she accepted the challenge. Siya yung uri ng babaeng tumanggap ng challenge. Bakit po? Because very challenging ang statement ng angel sa kanya. Ang sabi ng angel sa kanya, you know, you are highly favored and the Lord is with you. And now you have to prepare yourself. Bakit? Because you will conceive and you will have a child and he will be the savior of mankind. Kaya na-confuse eh. Kung babasahin niyo po yung verse 35 to 38, she was slightly confused because ang sabi niya, paano mangyayari noon? Eh, ako po isang virgin lamang. Birhin lamang ako. At yan ang sinabi niya sa verse 34. Mary asked the angel, but how can this happen? I am a virgin. And not only virgin, si Blessed Mary po, hindi lamang birhen, but she was living a pure life. She was living a good testimony. Magandang testimony, nabubuhay ng tama, natubuhay ng marangal, and then bilang makikita ng mga tao, nabiglang nabuntis itong si Maria. Very challenging on her part. But you know what? Even though there were challenges, ang sabi ni Blessed Mary, challenge accepted. No wonder nakita ni Lord, wow, itong tao na to is willing to step in difficult situation. She cannot even understand. When Mary asked the angel, sabi niya, how can it be?
No medical explanation. No scientific explanation. Ang sabi niya ng angel, don't be afraid. Isipin mo yun, binigyan ka ng challenge, hindi mo maintindihan. It's even out of logic. Walang lohika, walang medical explanation, walang sinabi ang anghel, ganito mangyari, ganito, ganito, ganito. Hindi lang, sabi lang niya, don't worry. The angel or the Holy Spirit will be upon you and you will conceive. Very simple lang. Pero ang hirap sa kanya yun. Pero sa kabila ng hirap, Mary accepted the challenge and God saw this woman who is willing to accept challenges. No wonder the Lord blessed her. Now, tingnan natin mga batid. Are you facing challenges in life? Are you facing hardship, challenges, difficult situation in your life? Alam nyo, ang pinakamadaling gawin sa lahat pag may challenge, may difficulty, may problema, may persecution, you know what's the easiest thing to do? Simply lang, alis. Bahala kayo dyan. That's the easiest thing to do. To quit, to give up, to turn your back, to walk away. Yun ang pinakasimpleng gawin. Because I don't want confrontation, I don't want challenge, I don't want difficulty. But if you want to be blessed by the Lord, you have to accept challenges in life. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, anong hamon ng buhay ang hinaharap mo ngayon? Yung iba nagsalita, walang kausap, delikado yun. Sige, sabi mo sa katabi mo, ano ang challenges na nararanasan mo ngayon? Are you facing family challenges? Are you being persecuted? Minsan hindi mo maintindihan, like Blessed Mary, ni hindi ko maintindihan, ni wala man lang logic na binibigay ang angel. But you know what? Regardless, just imagine, Mary just accept the challenge. Kaya ako naniniwala mga patid, yung mga taong always willing to accept challenges in life, even though walang explanation, ay ang mga taong pinagpapala ni Lord. She accepted the challenge. Number two, not only that, she's willing to be used. Handa siyang magpagamit. During the conversation, ito po ang sinabi niya sa verse 38, Mary said, okay, hindi ko maintindihan, walang lohika, walang paliwanag, pero sabi niya, I am the Lord's servant and I am willing to do whatever He wants. May everything you said come true. And then the angel disappeared. Ang ganda ng huling word ni Mary. Ang sabi niya, okay, hindi ko maintindihan. Una, challenge accepted. Ikalawa, sige, mangyari nawa kung anong gusto niya. I am willing. Handa ako, I'm willing to be used. If God will use me as a chosen vessel to conceive the Savior of this world, yes, I will be persecuted. Maybe people will abandon me. People will question my integrity and my pureness. But I don't care. I'm willing to be used by God. Amen? Tatandaan niyo mga batid, ang taong nagpapagamit sa Diyos, pinagpapala niya. Tinan mo yung katabi mo, hindi pinagpapala kasi ayaw magpagamit. Sabihin mo nga, oy, paggamit ka na. Sige, sabihin mo sa katabi mo kung sino-sinong gumagamit sa'yo o ano ka ngayon. Amen? Willing siya. Hindi niya inintindi lahat ng bagay. Hindi niya hinayaan na kailangan maintindihan ko bago ako magpagamit. Ang sabi lang niya, sandali lang ha, ano yan? Imposible yan eh. Imposible yan. Virgin ako, imposible yan. Pero ang word niya, okay, I don't care. Bakit? Andito ako, Lord, servant mo. I'm willing to be used. Now, take note of this. God will do the
impossible if you are willing to do the possible. Amen? Yung impossible sa Diyos yun. Ang pinapagawa niya sa tao, yung posibleng kaya mo. Nung sinabi ni Blessed Mary sa angel, how can it happen? I'm still a virgin. Sabi ng angel, sandali. Problema ng Diyos yun, yung imposible. Ang problema mo, yung kaya mong gawin, willing ka ba? Yun lang yun. Sabi mo lang, yes. Just do the possible and God will do the impossible. Amen? All throughout in the Bible, and listen to me, church. All throughout in the Bible, walang inutos ang Diyos sa tao na gawin niya ang imposible. Never you can find. Lahat ng ginagawa ni Lord at lahat ng sinasabi niya, yung posibleng kayang gawin ng tao. Remember during the time of Moses. Sinabi ni Lord kay, hindi sinabi ni Lord kay Moses, Moses, hatiin mo ang pulang dagat. Wala kang mababasang ganun. Bakit? Kasi yung hatiin mo ang pulang dagat, imposible kay Moses yon. Ano yung ano utos ni Lord kay Moses? Simple lang. Moses, stretch your arm. Taas mo yung tungkod mo, stretch your arm. Kasi yun, kaya mo yun. Kaya mo yun eh. Eh, tingnan niya. So when Moses did the possible, God performed the impossible. Amen? Nung sinabi ni Lord sa Israel, umikot kayo ng 7 beses sa Jericho, hindi sinabi ni Lord sa kanila, pagsigaw ninyo, ibagsak nyo. Hindi ho. Sabi lang ni Lord, umikot kayo, sa 7 araw, sumigaw kayo. Bakit? Kasi yun, kaya nyo yun. The rest, ako gagawa ng imposible. So they obeyed, they walk, Jericho march, Jericho walk. On the 7th day, they shouted. Pagsigaw nila, bagsak ang wall. In the New Testament, ang sabi ni Lord, may sumusunod mahigit 5,000 tao. Ang sabi ni Lord kay Philip, oh, saan tayo bibili ng tinapay? Pakainin natin itong mga to. Hindi sinabi ni Lord, Philip, magmilagro ka na, pakainin mo. Hindi. Ang word niya, saan tayo bibili ng tinapay? Bakit? Kasi kaya nating bumili ng tinapay. Kaya hindi natin problema ang imposible, mga kapatid. Pag ang tingin mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo, imposible, ako gagamitin ni Lord, mahirap lang ako, hindi ako talented, hindi ako matalino, imposible kong gamitin. Totoo yun, imposible. Pero pinapagawa lang ni Lord sa'yo, yung kaya mo. But if you're willing to do the possible, you will be amazed that God will do His part. Amen? Sabi ni Mary, Lord, ano? Imposible. Virgin ako, mga anak pa ako. Sabi nga ni Lord kay Sarah, mga anak at magbubunti, sabi ni Sarah, natawa. Ako, 80 anyos, maniwala ka lang. Ate Ems, maniwala ka lang. Kaya lang minsan, alam nyo, may takot tayo. Alam nyo kung bakit tayo may takot? Kasi laging iniisip natin, hindi ko kayang gawin yun, imposible yun. Pastor, imposibleng mangyari sa akin yan. Totoo yun, imposible. Bakit? Kasi sa tao, lahat imposible. Pero kung naniniwala, pag naniniwala ka sa Diyos, trabaho ng Diyos ang imposible. Ang trabahuin mo, yung posibleng kaya mo. Ang problema, yung kaya mo na nga, ayaw mo pang gawin. Tapos gusto natin ang blessing. Yung madaling pinapagawa ni Lord na kaya mo. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? God will do the impossible if you're willing to do the possible. So ngayon, ibahin mo na mindset mo. Mula ngayon, pag-uwi mo mamaya, sabihin mo, Lord, anong ipapagawa mo sa akin? Yung kaya ko
gagawin ko. Yung hindi ko kaya, pagagawa ko sa asawa ko. Yung hindi ko kaya, Lord, bahala ka na. Basta ako, susunod lang ako hanggang dun sa kaya ko. Ganun naman si Lord eh. Number three, not only she accepted the challenge, she is willing to be used. Number three, ito maganda eh. She believed God's word. Mary, she was a believer of God's word. And we can see that in Luke chapter 1, verse 45. Ang sabi doon, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Pinagpala ka, sabi kay Blessed Mary, pinagpala ka bakit? Sapagkat pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga sa King James Version, ginamit yung salita doon sa may Luke chapter 1, mangyari nawa ayon sa sinabi mo. Let it happen according to your word. Just imagine the faith and the belief system of Mary to believe the word of God even though it's impossible. Do you believe in the word of God? Can you truly say in yourself, I'm a true believer of the word of God? Hindi malayong that the Lord will bless us if you believe the word of God. Pero may danger po rito. May danger dito, and I want you to listen carefully. Sino may hawak na physical Bible dito? Pastor Cory, meron po saglit ha? Okay lang po. Inspired ba yan o hindi? Okay. Pakinggan nyo maigi. Many people say, Pastor, I believe the word of God. But honestly, ang pinaniniwalaan natin, yung pasok sa lifestyle natin. Ah, ito, ha, pinaniniwalaan ko to. God will supply my needs. Amen, amen. Ay, naniniwala ako rito. God will bless me. Amen, amen, amen. Itang nabasa rito. Kayong mga chismosa. Sandali. Wag to. Oh, lahat ng mga lasinggero. Wag to. Now listen. Do we really believe the word of God? Or we only believe what we want to believe? Nakikinig kayo sa akin? Minsan ang gusto natin, ang Bible ang mag-adjust sa lifestyle natin. Sinabi na ng Bible, i-justify pa natin ang kasalanan. Hindi talaga ganyan ang sinabi ni Lord. Mga kapatid, pag sinabi ni Lord, black and white yun. Hindi Bible ang mag-a-adjust sa'yo. Kaya pinabasa sa'yo ni Lord yan na mali ito, bawal to, kasuklam-suklam ang ganyang lifestyle para ikaw ang mag-adjust sa Bible. Amen? Bakit? Wala pa tayo rito. Ang Bible na isulat na. Bilang ang gusto natin, tayo ang mag-Bible ang mag-adjust sa lifestyle natin. Are you kidding me? And sometimes we believe the Bible and we only choose what we want to believe. Yung mga magagandang bagay lang ang gusto natin. But that is not how it's not how it goes, guys. Even if it's illogical, no explanation, if God said it, believe it. And then we want God's blessing. Kaya sabi ni Mary, Lord, mangyari nawa. Kung anong sinabi mo? At ang sabi niya, you're blessed. Why? Because you believe that the Lord will do what He said. And finally and last, not only she accepted the challenge, she is willing to be used.
She believed God's word. And finally, last, she recognizes her need of a Savior. Kaya pala siya pinagpala. Alam niyo kung bakit? Kinilala niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya pakinggan niyo maigi. That is why we don't believe in the dogma and doctrine of the mediatrix of grace of the Roman Catholic. Why? Mary is not a co-mediator of Jesus when it comes to salvation. Never. Ang totoo niyan, Blessed Mary accepted and recognizes na kailangan niya ng tagapagligtas. Si Blessed Mary po'y makasalanang tulad natin na nangangailangan ng tagapagligtas at ito mismo lumabas sa bibig ni Blessed Mary. Ano po ang sinabi niya? Look at this verse. Ang sabi niya po rito, sa verse 42 ba yun? 46 to 47. Mary responded, Oh, my soul praises the Lord. How my spirit rejoices. Kanino? In God, my Savior. From the very mouth of Mary, she recognizes, I need a Savior. My soul rejoice, my spirit rejoice to God, my Savior. Kailangan niya ng tagapagligtas. And she recognized it. Kaya siya binless ni Lord. Bakit? Sabagat kinilala niyang siya'y makasalanan at sinabi niya, God is my Savior. I want you to see the word my. The word my simply means personal Savior. My Savior. Napakinggan niyo maigi ito. Si Blessed Mary, living a pure life, a good testimony, living a high standard when it comes to being a female, maingat sa buhay, ibig sabihin, kung titignan mo, yung standard ng isang babaeng pinagpala, nasa kanya lahat. Maganda testimony, iniingatan niya, sabi niya, sandali lang, hindi pa kami kasal, paano to? Masyado siyang maingat, pure living. But imagine mo to ha, si Blessed Mary na ganun ang lifestyle, nangailangan pa ng Savior. No, tingnan mo maigi to. Kaya mo bang itapat ang buhay mo kay Mary? Can you say na pareho kayo ni Mary pagdating sa buhay? I don't think so. We are all sinners in the sight of God. Kaya po kailangan natin ng church. Dahil unang-una lahat tayo hipokrito. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi lang yung katabi mo, tingnan mo yung nasa likod mo. At yung nasa harap mo. O wag mo na tumingin dyan, tingnan mo yung sarili mo. Maraming makasalanan, maraming palpak. Hanggang ngayon, maraming chismosa rito eh. Hanggang ngayon nga, may nagmumura pa rito eh. Hanggang ngayon, may nagiinom pa rito. Baka may nagda-drugs pa eh. O wag mo na ituro. May pasaway. May disobedient. Isipin mo si Maria, ang ganda ng lifestyle, kailangan pa rin ng Savior. Ikaw pa kaya? That's why we need church. Para kahit papano, unti-unti magbago tayo. Amen? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent para magbago ka ha. Eh, hindi na dapat kailangan ni Mary yun eh. Bakit? Ang birang ganda na ng lifestyle niya eh. Oh. When it comes to purity, sandali lang. Magandang lifestyle. Sino na kailangan pa ng Savior? Sino tayo? We all need a Savior. Amen? Because we are all, sinabi ko nga, narinig ko ito. And listen to this. Ang church, ospital ng mga makasalanan.
hindi ito club ng mga banal. Ibig sabihin, lahat na makikita mo rito, makasalanan katulad mo. At ito'y ospital para gamutin tayo, amen? Kasi ako hanggang ngayon, ginagamot pa rin ni Lord. I don't know kung meron ditong perfecto na. Kasi kung perfecto ka na, dapat patay ka na dahil sa langit lang ang perfect, amen? So you need a Savior. I need a Savior. Ang pagkakaiba lang natin, yung iba, nasumpungan na yung tagapagligtas. Na born again na. Na saved na. Napatawad na. Yung iba hanggang ngayon hinahanap pa, sana ngayong umaga, makita mo. Kaya may tao nagsasabi, Pastor, pag ikaw ba namatay ngayon, alam mong sa langit ka pupunta? Sabi ko, oo. Ang yabang mo naman, Pastor. Yan ang problema sa mga Kristiyano, ang yayabang nyo. Sinasabi nyo, pag kayo namatay, tiyak ligtas kayo. Now, sino ang mas mayabang sa atin? Bigyan ko kayo halimbawa. Ako, inamin kong makasalanan ako. Inamin ko, kailangan ko ng Savior. Nagsisi ako. Niligtas ako ng Diyos. Binigyan ako ng assurance. Bakit? Kasi inamin ko, marami akong palpak sa buhay. Kaya may katiyakan akong langit dahil inamin kong may kasalanan ako. Sino ngayon mas mayabang sa atin? Hanggang ngayon, hindi mo inaaming may kasalanan ka. Kaya nasasabi ko, pag namatay ko, langit ang punta. Tanong mo nga yung katabi mo, ikaw, saan punta mo? Mukhang natatawa na, sandali lang, bukas si Satanas ang makikita ko nito. Ay kapatid, may chance pa. Kaya ka naririto ngayon, isettle mo ang relationship mo kay Lord ngayon. Amen? So may apat na tanong ako na kailangan ko ng response ninyo. Again, sino ang gusto ng buhay na pinagpala? Taas ang kamay! Okay, may apat na tanong ako. Pag sa tanong ko, sinasabi mo, okay, sabihin mo, woo! Ganun ha? Ready? Sino ang gusto ng buhay na pinagpala? Kung gusto mo ng buhay na pinagpala, sino ang willing tanggapin ang challenge ng buhay? Sino ang willing magpagamit? Kahulang yan sa ilong. Doon tayo sa pang-apat. Meron ba rito hanggang ngayon wala pang relationship kay Lord? I-settle mo ngayon.